Yun, so good morning mga kapot-pot. So as requested, ito na ang ating bike check. Kasi nababasa ko sa Facebook page natin, ang dami nagre-request eh. Hindi ko kasi may singit-singit dati dahil ano, medyo busy tayo. Pero ngayon, sige, gagawin na natin. Bago ang lahat, syempre, sana safe kayong lahat dyan sa mga bahay nyo dahil matindi yung dumating sa atin na bagyo kahapon. Ibang klase yun. SGM 26 sir, size medium. Tama, medium. Tapos ang model niya is Charles, ano ba to? Charles Jerry, alam ko. So, itong frame na to siguro 5 years na sa akin to. Hindi na uli ako nakapagpalit. Ang next is syempre ating butterfly bar. Nabili ko sa Shopee and I think pare-pareho lang naman sukat na ito eh. Ang pinagkaiba lang is yung clamping size niya rito. So yung gamit ko yung standard, tapos meron din yatang pang oversize. Tapos shifter natin. Naka 3x9 tayo. Itong shifter na to guys is ano, nabili ko lang to sa ano, online seller. Pero alam ko nasa Shopee rin to, papakita ko yung description nito. Syempre ang ating pot-pot. Nabili ko to nung nag-NCR loop kami. Tapos ang ginawa ko dito guys, alam nyo to mga ilaw sa handlebar, yung, o kaya sa seat post. So yun yung ginawa kong pantali dito sa pot-pot ko. Niyakap ko lang siya dito. Preno natin is generic lang to, nabili ko dito sa local bike shop. Ewan ko, tingin ko nga pang BMX to eh. Tapos, kung mapapansin nyo, dito ko siya minount sa gilid. Kasi during ride, napapansin ko naman, almost 80% of the time, yung kamay ko, nandito sa gilid. So, kasi na dati nandito siya sa baba, palipat-lipat pa ako dito. Tapos pagpipreno, lipat ako dito. So, dito ko na siya nilagay para accessible na agad. Tapos ang fork natin, Mosso Rigid Fork, 26er din to. Tapos yung binili ko dati is meron siyang kabitan ng V-brake. Yun. Tapos gulong natin is, well, unang-una is yung wheel set natin is 29er. Nabili ko rin siya ng second hand. Taga dito lang sa amin sa Montalban. Tapos kinabitan ko siya ng gulong na 700x35C. Ano bang brand na ito? Kenda. Kenda tires. So kung mapapansin nyo, okay pa naman yung clearance nyo. Maluwag siya. Tapos yung hub niya, ewan ko kasama na to na binili ko eh. Ligon yata yung brand niya ito. Tapos nakabili rin tayo ng rack, front rack sa Shopee. Lalagay ko naman yung description dyan sa taas. Tapos minount ko siya gamit tong ano, tong sa V-brake. Tapos meron siyang butas dito yung sa rigid fork. Kung mapansin nyo. So yun yung mounting point niya. Importante rin tong front rack lalo na sa mga ano, sa mga ride na ano na hindi niyo kabisado yung pupuntahan. Baka meron kayong kailangan bitbitin pa uwi or something, di ba?
Tapos syempre ating retractable fenders, sapi lang din yan. Yung presyo, andyan, ipopost na lang natin dyan. Effective naman siya. Hindi na masyado tumatasik din sa ano, sa frame yung putik. Tapos ito pala guys, ano to, asaver.com. Dinuktong ko lang siya dito sa ano, minotis sa ilalim ng rack kasi eh. Di ba pag nagra-ride tayo minsan yung talsik ng gulong sa harap na pupunta sa mukha natin. So pinabit ko yan para safe tayo sa putik. Ano pa ba? Preno. Preno natin is Tourney TX na mechanical. Yan. So pinag-iisipan ko na rin na ano, na magpalit ng tagdang hydraulic. Pero ano, tingnan natin pag nagka-oras tayo. Kawawa yung may frame ko, puro viscous na pala to. Hindi ko rin napansin. Tapos, syempre, ito. Ito pala. Ating speedometer mount. Nabili ko lang dito sa Shopee. So, ano siya? Tawag dito? Top cover ba? Top cover siya na may mounting. So, gagawa is, i-click mo lang siyang ganun. Itatry ko nga din sa cellphone eh. May nabibili pang extra attachment na ganito, ikakabit ko sa cellphone casing ko para, diba, yung cellphone natin, kiniklip-klip na lang din siya. Maganda siya guys, stable. Tapos, itong bag na to, frame bag, dito ko nilalagay yung mga spare ko, yung inner tube natin, chain cutter, patch kit, everything. Tapos ang rank set natin, Alivio 9-speed. Saan ko ba nabili ito? Ah, nabili ko lang sa local bike shop. Tapos, ano ba ito? Alam ko, ceramic ito na ano, bottom bracket. Nabili ko sa Glorious eh. Pedal is Rock Brothers. Hindi ko alam kung original ito. Nabili ko lang dito sa Shopee. Papakita ko rin yung link sa description. Ito tayo. FD natin, Tourney na 9-speed. Tapos upuan. Hindi ko alam anong brand to, pero Shopee lang din to. Ito guys, karamihan ng parts natin dito ano, puro online upgrade. Carrier. Itong carrier na to, syempre Shopee din. Pero ang kakaiba dito guys is wala kasing mounting point tong frame ko. So may nakita ako na seat post clamp na may built-in na siyang kabitan ng rack. Ang problema, ang in-order ko yata is 430.8mm. Nung dumating sa akin, ang lubag pala sa seat post ko. So ang ginawa ko is binaba ko na lang siya dito, tapos doon ko minount yung frame ko. Tapos syempre yung kapartner natin na saka lang ay dumadaan. Yan. So yung kapartner retractable fender natin sa likod, kahit may rock tayo guys, sa tingin ko kailangan pa rin ating kabitan. Ginawa ko is dinuktungan ko rin siya nung ano, in-extend ko siya using as saver. So ang ginawa ko, sinukso ko yung dulo doon, tapos tinate ko lang yung baba. Super effective guys. Hindi na talaga tayo napuputikan dito. Tapos kags natin sa likod, 9-speed, 11x42 yata to. Tama. Tapos naka-asera tayo. Tinry ko dati yung ano, Alivio
Altus. Ang problema kasi sa mga yon is kailangan pa mag-goat link dahil naka 9 speed tayo, ay naka 42T. Itong Acera naman, maganda dito, hindi mo na kailangan mag-goat link. Kasi feeling ko nung nag-goat link ako, medyo sumasabda yung shifting ko, ewan ko, feeling ko lang. Tapos ito basket. Actually, kabibili ko lang itong basket na ito sa Shopee din. Kaya kabit ko siya pag nandito lang sa bahay, pag yun, pamalengke, bili ng mga pandesal, kung ano-ano. Tapos, reflector. Yan, libre lang yan. Pinamimigay namin yan. Galing yan kay Clarence yata. So, yun. Actually, di ko na rin alam eh. Kasi alam nyo minsan guys, di ba? Pag nasa bahay kayo, tapos nagbabasa-basa kayo, nakakita kayo magagandang bike, di ba? Gustong-gusto mo mag-upgrade. Di ba? Ang ganda, gravel, yung mga naka 1x11. Pero, pag nasa ride ka na naman, pag gamit mo na yung bike mo, super komportable naman, mabilis ka pa rin, tapos, okay na okay, di ba? So, ewan ko. So, di ko alam kung mag-upgrade pa ako. Pero, kung sakali man, sabi nga dati ni Sir Noel, bili na lang ng bagong bike. Yun nga lang, syempre magastos yun. Pero, tingin ko tama yun. Kasi kung okay na yung setup mo dun sa dati mong bike, itabi mo na yan. Kumbaga, yan na yung ano mo eh. Yan na yung pinaka-reliable mo na bike. So, yun lang. I-chat nyo na lang guys. I-comment nyo na lang pala guys sa baba kung may nakalimutan ako. Tapos kung may mga suggestion din kayo na ano, na yun nga, na upgrade or ano, na pwede natin palitan dito sa bike natin, na alam nyo naman yung mga usual rides natin, di ba? So yung mga makakatulong sa atin sa ride. Tsaka kung may gusto kayong pa-testing na parts, tapos mura lang naman yan, tatry natin ikabit yan, tapos testingin natin sa long ride. Diba? Shopee, ang dami, mi, bumili, sa Shopee.